Eh, yun naman pala. Where there is love, there is God. Eh, love ko naman siya, Father, eh. So, pwede na. Ay. Alam ko, iniisip ninyo. Hindi lahat ng pagmamahal ay nakabubuti. At pwede ka rin namang magmahal ng sobra. Wag lang sosobra sa isa. Pag-usapan natin ang pagtatalik. Parang nasyak kayo. Hindi ko naman kayo masisi sapagkat ang pagtatalik or sex ay masyado ng pinapangit ng mundong ito sa pamamagitan ng maraming mga masamang impluensya ng Diablo. Pero sa totoo lang, banal ito. Mahalagang aspeto ito sa buhay mag-asawa. Hindi lamang upang sila ay magkaanak, hindi lamang para panatilihin ang alab ng kanilang pagmamahal, kundi upang sila rin as a couple and as an individual ay patuloy na maging banal. Yes, ang pagtatalik in the context of marriage ay daan ng kabanalan. Tandaan po natin na ang kasal ay isa sa pitong sakramento. At ang sakramento, basically, ay itinatag ng ating Panginoong Jesucristo para magbigay ng grasya, biyaya, pagpapala sa tao. Ang sakramento, therefore, dahil sa biyayang ito, ay nakapagpapabanal, nakabubuti sa tao. Ganun ang sakramento ng matrimonyo. Pero, kaugnay nito, huwag natin kakalimutan na mahalagang bahagi ng kasal ay ang pagtatalik ng mag-asawa. Sapagkat sa pagtatalik ng mag-asawa, yung sinabi nila sa isa't isa sa salita, I take you as my wife, I take you as my husband, ikaw lamang ang aking iibigin at itatanging karugtong ng buhay ko ngayon at kailanman. Yung sinabi nila sa altar ng simbahan sa salita, sa pagtatalik, pinapakita nila sa gawa, sa altar ng kama, ng silid nila. Kung ano yung naratify, pinagtibay sa simbahan, nako-consummate, napapaging kumpleto sa pagtatalik ng mga mag-asawa. Sa pagtatalik, mas konkreto sila na nagiging iisa sa buong puso nila na pagbibigay ng sarili sa isa't isa. Maliwanag po ang sinasabi sa Catechism of the Catholic Church about the union of spouses o pagtatalik. According to CCC, it achieves twofold end of marriage. Ano yung dalawang mahalagang hantungan dapat ng kasal? Una, ang pagkakaroon ng anak, transmission of life. Pangalawa, the good of the spouses themselves. So nakita po ninyo ang nagiging epekto ng pagtatalik. In the context of marriage, hindi lang para magkaroon ng anak, kundi para sa ikabubuti, ikababanal ng mga mag-asawa. Hence, talking about the sacrament, kung tayo ay bumuti nang tayo'y bininyagan, kung tayo ay naging banal lalo nung tayo'y kinumpilan, kung nakabubuti sa atin ng ating pagkukumpisal, ang ating pag-attend ng banal na misa, kung nakapagpabanal sa amin ang banal na orden ng pagkapare, kung nakatutulong at nakapagbibigay ng biyaya sa may sakit, ang pagpapahid ng Santo Olio, gaya ng lola ko na months ago, kinakabahan na kami sapagkat nanghihina at wala nang ganang kumain. Nagpunta ako, pinakumpisal ko, pinahira ng Santo Olio. Ngayon lumalakas na siya. Kung ang mga sakramentong kababanggit ko pa lamang ay nakabubuti, nakapagbibigay ng biyaya sa tao, tandaan natin, kasama ang matrimonyo sa pitong sakramento at mahalagang bahagi ng kasal ang pagtatalik ng mag-asawa. Sapagkat doon, nabe-bless
sila. Sapagkat kapag sila ay nagtatali, nire-renew nila yung sa pamamagitan ng mga salita ay ang naging sumpaan nila nang ikasal sila. Sa totoo lang, ano, di ba, nagdiriwang ng golden anniversary, silver anniversary, at doon nagre-renew ng sumpaan at tipanan ng kanilang pagiging isa. Totoo yan. Maganda yan. Very good yan. Pero sa totoo lang, sa diwa ng pinag-uusapan natin, ha? Sa bawat pagtatabi ng mag-asawa, nire-renew nila ang kasal sa isa't isa. And therefore, nakaka-receive ng pagpapala silang dalawa at ang bawat isa. Kung bakit ganito ang topic natin, iyan ay dahil narinig natin sa ating unang pagbasa ang mag-asawang Tobias at Sarah. Hindi niyo ba napansin? Nagdasal muna sila bago sila magsiping silang dalawa. Ito ay sa makahulugang paraan pinapakita sa atin na hindi mahihiwalay ang pagtatalik sa relasyon sa Diyos. Kasi nga, sa matrimonyo na nare-renew sa pagtatalik ng mag-asawa, nagbibigay ang Diyos ng grasya. Paano siyang makapagbibigay ng grasya kung wala siya? Sige nga. Paano siyang makapagbibigay ng grasya kung wala siyang pakialam? Sige nga. Paano siyang makapagbibigay ng grasya kung para sa kanya marumi yan, sa lahula yan? Sige nga. Muntik na akong mag-object minsan, umatid na ako ng kasal. Sa reception ng mag-asawa, nagbigay ng mensahe yung ninong. Sinabi ba naman ng ninong, tama si Father, kaninang kinakasal niya kayo. Nandoon kasama ninyo si Kristo, pero sa kung ano man ang gagawin ninyo mamaya, sa honeymoon ninyo, bahala na kayo sa buhay ninyo. Huwag nyo nang isama si Kristo. Mali iyon. Mali iyon. Sapagkat tandaan natin, ang pagtatalik ay niloob ng Diyos. Ito ay banal. In fact, bago magkasala ang tao, sinabi ng Diyos kay Eva at kay Adan, humayo kayo at magpakarami. So ang pagtatalik ay hindi epekto ng kasalanan. Bago pa man magkasala ang tao, niloob na ng Diyos ang pagtatalik at ang pag-iisa ng mga mag-asawang yan. Sabi ng Diyos, napakahalagang utos, mahalin natin siya ng buo. At ang ekspresyon ng pagmamahal natin sa Diyos ay ang pagmamahal din natin sa ating kapwa. Sa mga mag-asawa, ang una niyong kapwa ay ang inyong mister, ang inyong missis. Kaya nga, yung pagbibigayan ninyo yung sarili sa isa't isa ay parang pagbibigay nyo rin, pag-aalay nyo rin sa Diyos ng sarili nyo. Maliwanag ang sabi ni St. Paul sa kanyang sulat sa mga taga-Efeso, sa mga missis, submit to your husband as to the Lord. Sa mga mister, love your wives as Christ loved His church and offered Himself up for His church. So nakita ninyo sa konteksto ng pagmamahal ni Mrs. sa mister niya at ni Mr. sa Miss niya, nandoon ang Diyos. Love him or her with the love of the Lord. Anong sabi ni St. Paul? In everything you do, do it to glorify God. Kaya dapat ang pagtatalik na nilikha ng Diyos na banal ay hindi natin dapat kinagawang masama. Sapagkat sa pamamagitan nito, pupwedeng i-glorify ng mga mag-asawa ang Diyos. Besides, di ba, kaya nga ang tawag natin, love making. And when there is love, there is God. Because God is love. Ay. Alam ko iniisip ninyo yung mga pasaway dyan na hindi pakasal at hindi pwede rin makasal. Eh, yun naman pala.
where there is love, there is God. Eh, love ko naman siya, Father, eh. So, pwede na. Kahit hindi kami kasal, dalawa. Sagot ko, in your dreams. Again, paulit-ulit eh, in the context of marriage. Tandaan nyo, ha? Bago sabihin ng Diyos kay Eva at kay Adan, humayo kayo't magpakarami, pinag-isa muna niya silang dalawa. Iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina para sumama sa kanyang asawa upang sila ay maging isa. Pagkatapos nun, yun yung kasal. Pagkatapos nun, saka palang sinabi ng Diyos, be fruitful and multiply. Ibig sabihin, guys, ang pagtatalik na kalugod-lugod sa Diyos, ang pagtatalik na banal, ang pagtatalik na nakapagbibigay ng pagpapala mula sa Diyos at nakabubuti sa tao ay sa konteksto lamang ng kasal. Hindi lahat ng pagmamahal ay nakabubuti. At pwede ka rin namang magmahal ng sobra. Wag lang sosobra sa isa. Ang pagtatalik ay banal, pero dapat nasa tamang lugar. Lumugar ka. Hindi ka asawa. Hindi kayo kasal. Kaya masama yun. Brothers and sisters, ang gagawin kasi natin kapag ipipilit natin okay lang na magtalik pag hindi kasal. Una, we are definitely going against the will of God. Bakit? Diyos ka ba? Hindi ka Diyos. Kapag niloob ng Diyos, may dakilang layunin ang Diyos. Ano man yung dakilang layunin na yan, isa lang ang kapupuntahan niyan para sa ating ikabubuti yan. When God says it, that should settle it, even if we don't want it. Brothers and sisters, huwag po nating gawing pangit ang nilikha ng Diyos na maganda. Huwag nating gawing masama ang nilikha ng Diyos na mabuti. Huwag nating gawing karnal ang nilikha ng Diyos na banal. Sapagkat tayo mismo ang masisira. Tandaan natin, yung gawing masama ang mabuti, yung gawing pangit ang maganda, gawain yon ng Diablo. Sapagkat wala namang nilikha ang Diyos na pangit at masama. Lahat ng nilikha ng Diyos, mabuti at maganda. Ano ginagawa ng demonyo? Yung maganda, pinapapangit niya. Yung mabuti, pinasasama niya. Yun yung pagkakasala. Halimbawa ay pera. Masama bang pera? Hindi masama ang pera. Pero pinapasama ng Diablo. Social media, masama? Hindi. Nakatutulong ito. Sigurado ko, niloob din ng Diyos ito. Sapagkat kung walang social media, basic example, paano tayo makapagsisimba nung panahon ng pandemya? Sige nga. Paano kayo makapag-uusap kayong mag-asawa kahit kayo magkalayo ng lugar? May mga nagsabi sa akin kanina, pupunta ng Australia, lungkot na lungkot sapagkat iiwan mo ang mga anak ninyo. Pero niloob ng Diyos, dati pa, magkaroon ng social media para magkaluyo man kayo ay magkakita, magkausap rin kayo ng madali na. Mabuti ang social media. Anong ginagawa ng demonyo? Pinasasama ng demonyo. Yung lato-lato, mabuti yan. Pero pinasasama ng demonyo kapag pinaglalaro ka niya habang may natutulog na tao. Seriously, huwag nating gawing masama ang mabuti, pangit ang maganda, karnal ang banal. At ang isa na nga po dito ay ang kasal. Nilikha ito ng Diyos na maganda, mabuti, at banal. Tayo ay
produkto ng mabuti, maganda at banal na ito. At mula noon hanggang ngayon, nakapagpapabanal ito ng mga mag-asawang pinag-isa at patuloy na pinag-iisa ni Kristo. Kung ikaw ay isang artist at nilikha mong maganda, mabuti ang isang obra, tapos pinapangit ng iba, magagalit ka. Huwag nating gawing pangit at masama ang ginawa ng Diyos na maganda at mabuti, sapagkat mananagot tayo sa Kanya.